sana para sa isang tao ang makagawa ng pagkakamali. May mga pagkakamaling madaling itama at kalimutan. Pero meron namang mga pagkakamaling maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba at magbaon ng mga hinanakit sa puso sa mahabang panahon. Kagaya ng kwento natin ngayong gabi. Wala, mamaya na kayo! Kanina ka pa dyan? Four? Tara na! 42. 42. Yan. Paano yan, Manang? Oh, mga bata, ito na yung merienda nyo, ha? Kain na kayo! Kain na! Pa, seryoso ba kayo dyan? Sa tingin nyo ho ba may maniniwala pa sa paganyang-ganyan nyo? Salvino, hindi ko sinasadya ang nangyari. Lagi nyo namang hindi sinasadya eh. Simula ho nung bata ako, yan na ho yung sinasabi nyo sa akin. Tama na ho. Umalis na ho kayo. Hindi ako aalis dito. Pa, hindi na ako papayag na sumama pa sa inyo si Mama. Sidra! Maawa ka sa akin! Patawarin mo na ako! Hindi ko na uulitin! Sidra! Umuwi ka na! Pati mga anak natin! Mahal na mahal kita, Sidra! Pinapangako ko sa iyo, hindi na mauulit! Maawa ka sa akin! Dear Charo, ako si Judith, pang-sampu sa 13 anak ng aking mama at papa. Kahit na ganito kalaki ang aming pamilya, masasabi kong maayos ang buhay namin. May sariling lupain si papa, kaya hindi kami salat at naibibigay niya ang lahat ng kailangan namin. Wala sanang problema, pero umiinom si papa. Hindi makapaghintay? Susunod na taon, alam mo ba, grade 1 ka na. Tsaka sasama ka sa manong at manang mo. Yay! 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 O, sandali, kumpleto ba mga kapatid mo dyan? O, sino? Si Manang Josie. Si Manang Nati. Mm-hmm. Tapos si Manong Sidra. Mm-hmm. Sidra! Sa mga binigay ko sa iyo. Lulokohin mo lang ako. Ha? Sabi ko naman sa iyo, hindi na makita niyo ako. Bakit ba ayaw maniwala sa akin? Palabang ka na. Lalabanan mo na ako. Ganun ba? Ano ba?
si Salvino, sinabihan ko na yung batang yun na huwag nang pupuntahan ng papa niyo eh. Dahil sa pagtatalo, nataga ni Manong Salvino ng itak si Papa at naputol ang braso nito. Mabuti na lang hindi niya pinakulong si Manong. Pero yun palang pala ang simula ng bangungot ng pamilya namin. Oh, sa Cebu? Oo, oh, doon sa kapatid ko si Cora. Ma, hindi niyo naman po kailangan umalis. Pwede naman po kayo dito kina Manong Feli. O kaya, kila Ate Guring, paghahati-hatian na lang po namin yung mga bata. Alam mo, tama ka anak eh. Kung naglakas loob lang akong hiwalayan kaagad ang papa nyo, hindi na siguro tayo aabot sa ganito. Ma, tapos na po. Naayos na po ang lahat. Hindi anak. Kailangan kong kalimutan ang mga lahat na nangyari. Lahat na nangyari dito sa bahay na to, at hindi ko magagawa yun kung alam kong naandyan lang ang papa nyo. Ma, sama ko sa'yo. Ako rin, Ma. Ma, pwede po bang iwan na lang ko dito? Kawawa naman kasi si Papa, walang kasama eh. Nak, sana kahit hiwalay na kami ng Papa niyo. Alaga ako siya. Hindi ho ganun kadali yun, Ma. Ma, sana bumalik kayo. Kahit umalis na kayo, sana bumalik pa rin po kayo. Pagdating sa Cebu, tumigil sa pag-aaral sina Manang Josie at Manong Tony. Naging utusan si Manong Tony sa isang pabrika at si Manang Josie naman ay napalayo sa amin dahil pumasok bilang katulong sa Mandawi. Sidra! Ay, kapag mo lahat ito, ha? Sige, ha. Sa susunod na araw na ho, ha? Ibang-iba ang naging buhay namin sa Cebu. Nawala ang pambubugbog ni Papa kay Mama. Pero doon naman namin naramdaman ang hirap ng buhay. At hindi nagbago ang sitwasyon namin kahit pagdaan ng ilang taon. Manong, di ka ba talaga pwedeng sumama sa amin? Thank you, ha. Makakasama na namin si Manang Josie. Pero ikaw naman yun yung hindi. Di kasi pwede, Judith, eh. Bibigyan na ako ng totoong trabaho sa pabrika. Di na lang ako utosan dun. Sayang naman kung tatanggihan ko, di ba? At lalong sayang kung di kayo pupunta sa Mandawi. Naghihintay sa'yo si Manang Josie. Tsaka ipapahiram daw nila yung kubo ng amo niya, di ba? Sa inyo na yung kubong yun. Manong, mamimiss kita. Ano ba? Kikita-kita pa naman tayo eh. Tsaka magsisikap ako dito sa Pardo para makaipon ako. Para balang araw, magkakasama-sama na ulit tayo. Hindi na tayo pwedeng maghiwalay. Kaya mo yan. Alagaan mo sarili mo, ha? Alahanin mo na mahal ka ng mama mo, ha? Saya dito.
Makapaglaro kayo. Pasok tayo. Sige na mga anak. Masaya dito. Makapaglaro kayo ng malaya dito. Ma, diyan po ilalagay yung mga gamit. Oo, sige. Kain ka, oh. Ah, sige, manang. Okay lang po ako. Busog pa po ako, eh. Sige. Mamaya na lang po. Ma? Kain po tayo. Upo po kayo, oh. Gusto niyo bang bumalik sa Negros Occidental? Doon sa papa niyo, ako na lang maiwan dito. Ma, ayoko nang bumalik doon. Kahit anong mangyari, ayoko nang makita si papa. Ako rin po. Makakakain kayo doon. Maluwag ang tirahan. At makakapag-aral kayo. Akala ko kasi maitataguhin ko kayong mag-isa. Naman ang kinalalagyan natin ngayon. Ma, di nyo naman po kasalanan eh. Kasalanan po ni Papa kung bakit tayo nandito ngayon. Ayaw na po namin bumalik to sa Negro Occidental. Kahit po mahirap tayo, basta ang importante, magkakasama tayo. Di ba po, hindi na nga kumpleto pamilya natin? Sidra, po, kain muna kayo ni Judith, oh. Salamat po. Salamat po. Alam mo ba, tuwang-tuwa talaga ako pag sinasama ka dito ng mama mo. Kasi wala nang bata dito sa bahay. Mga anak ko, puro na malalaki. Huwag po kayo mag-alala. Kasi po para akong buntot ni mama eh. Kung nasan po siya, nandun din ako. Alam mo ba, Judith? Gusto kong pag-aralan ni Aling Fatima. Talaga po? Oo. Ipatatahi kita ng mga uniforme. Bibilhan kita ng mga bagong gamit para sa eskwelahan at bibigyan kita ng baon. Kasi magdodose ka na pero hindi ka pa nag-aaral. Salamat po. Salamat po, Aling Fatima. Oh. Edi, ayos na sa'yo na ampunin kita? Ha? Pwede mo naman dalawin si mama mo eh, at saka mga kapatid mo. Kahit na anong oras. Sige ha, pag-isipan mo ha. Sige, iwan ko muna kayo. Ma, ayoko. Di ba matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo mag-aral? Pag nakapag-aral ka,
pwede mo mabago ang buhay mo. Pati buhay ng mga kapatid mo. Nakikiusap ako, Judith. Judith, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Kain na. Kasi po, kung pwede po, pagkatapos ko po sa eskwela, didiretso po ako nila mama. Dadalaw lang po ako. Kung ayos lang po, ibibigay ko na lang po ito sa kanila. Ikaw talaga, oo. Kainin mo na yan. Ipagtabi na lang natin sila ng pagkain, ha? Baka naman masanay itong si Judith, ma. Mamaya niyan, di natin mamalayan eh. Tayo na pala nagpapakain sa buong pamilya niya. Ma, umaya kami magkampong kayo ng isa. Hindi isang pamilya. Ngayon lang naman yan eh. Pasensya na po, Aling Fatima. Huwag ka mag-alala. Huwag mo nang pansinin, ha? Sige, nakain ka na. Kumain ka na, ipagbabalot ko na lang sila ng pagkain. Pero huwag kang maingay. Salamat po. Kain na. Tapos alam nyo ba, yung mga kaklase kong mayayaman, parehas kami ng sapatos. Pero sabi nila, mas maganda daw yung pencil case ko. Aba, syempre, magaling mamili si Aling Fatima. Gustong-gusto ko nun, tapos mabait siya sa akin. Sa totoo nga, siya yung nagbigay sa akin ito eh. Pinatabi niya talaga to. Sige, kain kayo ah. Wow! Ang sarap, Manang Judith! Lagi ka pang magdadala nito ba? Eh, Manang, may mga manong at manang ka rin ba doon? Mababait ba sila sa'yo? Oo naman. Gustong-gusto nga nila ako eh. Tapos, tinuturin nila ako parang tunay na kapatid. Ang swerte-swerte mo, Manang. Mabuti ka pa. Ganito kasarap lagi ang ulam mo. Tapos, nakakapag-aral ka pa. Kami kaya? Kailan kaya kami makakapag-aral? Marcelo, anak. Gusto ka raw ampunin ng kapatid ni Manang Fatima. Si Delia, wala kasi silang anak na lalaki. At saka alam mo, aayos ang buhay mo doon. Ma, tinatabi ko naman po yung baon na binibigay sa akin ni Aling Fatima eh. Yun na lang po yung pampaaral natin kay Marcelo. Huwag yun na po siya ipampun. Judith, anak, kulang na kulang pa yung baong mong yan. At isa pa, para naman sa'yo talaga yun eh. Alam mo, mas mahihirapan pa tayo ngayon na si Manang Josie mo sa Maynila na nagtatrabaho. Madadalaw naman natin si Marcelo eh. Sige na, kain na, kain na. Sige na. Nakuha ka pang pagkain ito. Sige na. Pwede bang iwan ko muna sa'yo si An-An? Kailangan ko kasi maghanap ng mapaglalaban eh, ha? Sige, sige, mauna na ako, ha? Ma? Si Gina po. Sino po nagbabantay sa kanya? Eh, hindi na kasi kailangan alagaan si Gina eh. Basta babalik din ako agad. Ma? Si Gina! Pinaampun ko na rin si Gina, Judith.
Bakit ba naman si Gina, ma? Sino ang isusunod nyo? Si An-An? Ayaw nyo na po ba kaming alagaan? Kaya pinamimigay nyo na lang kami. Hindi ko kayo pinamimigay. Pinauubaya ko lamang kayo sa mga taong makapagbibigay sa inyo ng mga bagay na hindi ko na kayang ibigay. Alam ko hindi mo maintindihan. Pero ginagawa ko ito para sa inyo. Ma, kung makakabuti po sa amin, bakit ang sakit sa loob ko? Bakit ang lungkot-lungkot? Hindi ko kaya na wala sa akin yung mga kapatid ko. Patawarin mo ako, anak. Umaga, hindi pa rin bumalik si Mama. Mama! Mama! Mama, nasa po yung mga dami ni Mama! Mama, kasi asa na si Mama! Papaloy na kita. Ano? Rainier! Ano ba? Huwag mo nang patulan yung bata. Buti pa magpahinga ka na lang. Ikaw na sa bukid bukas. Wala na tayong trabador. Total naman, wala ka naman trabaho eh. Ma, bakit ako? Bakit din to si Judith? Total naman, paalam mo ninyan dito eh. O Judith? Bukas ikaw sa bukid, ah. Kundi, hindi ka namin papakainin. Maliwanag? Noong simula, pinagtrabaho nila ako sa bukid tuwing walang pasok. Pero sa huli, pinatigil na rin nila ako ng pag-aaral at nagtuloy-tuloy na ang pagkayod ko para sa kanila. Pagsabi mo yung kapatid mo, walang ginawa maghapon kundi ngawa lang ngawa. Sinabi nang di na babalik yung nanay niyo, eh. Entindihan mo? Saktan ka? Totoo po ba ang sabi niya, Manang? Hindi na po tayo babalik kasi Mama! Hindi, hindi totoo yun. Babalik si Mama. Hanapin natin siya. Paano natin gagawin yun? Di ba nakita mo yung alkansya ni Manang? Gagamitin yun ni Manang para makaalis tayo dito. Hanapin natin si Mama. Takot na takot ako para sa kapatid ko. Alam kong kailangan ko na siyang ilayo kay Kuya Rainier. Pero kahit nagtatrabaho ako para kina Aling Fatima, wala akong natatanggap kahit 5 galing sa kanila. Wala akong ibang maisip na paraan. Hindi ko nang pumauwi si An-An sa Negros. Kayo, ang bait niyo lagi sa akin. Sigurado ako, nagiging mabait din kayo sa kanya.
mas lalo siyang mahihirapan kapag nakita ka niya umiiyak. An? Manang, umiiyak po ba kayo? Hindi. Napuwing lang si Manang. Nawawala na yan, Manang. Di ba sabi ni Mama, ganun daw ang gagawin pag napuwing? Ano? Hawakan mo muna. Ingatan mo yan, ha? Lalagyan pa natin yan ng pera. Para makauwi na po tayo sa atin. Yay! Uuwi na tayo sa atin! Yay! Uuwi na tayo sa atin! Mahal na mahal ka ni Manang. Lagi mo yan tatandaan. Loving kita, Manang. Gusto mo? Gusto mo laro tayo? Sige, Manang! Sali ka po. Si Manang Daya, ha? Sige po. Alam mo na gagawin pagkabilang ko sampo. Tago kayo, ha? Galingan nyo. Sige na. An-an, alam ko kung saan tayo magtatago. Doon po tayo! O, sige, tara. Manang, huwag kang magdadaya, ha? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Bakit tayo inuutusan, ha? Bakal-bakal mo! Mabre! Iutos nyo na lahat ng gusto iutos, ha? Ang bahala sa inyo, hindi papalagyan. Ito pa. Sariling kapatid, pinampun sa iba. Walang kakwenta-kwenta! Bro, inumin niyo muna ito, ha? Relax ka lang dyan, ha? Bye! Okay ka lang? Oh, teka lang! Teka lang! Okay ka lang ba? Ah! Ano nangyari? Sinaulo ka! Tulad mo ginawa mo. Easy ka lang. Tugo, ano nangyari sa'yo? Tricycle, pre! Tricycle! Tricycle! Sino? Oh, Judith! Di mo nang pinakain tong manok, no? Pasensya na. Marami po akong ginagawa, eh. Ah, talaga sumasagot ka pa, ha? Debbie, kayo pala. Oo. Uy, alam mo ba, dinala ko yung mga pagkain na hinanda ko. Hindi kayo dumating ng piyesta. Oh, ito. Maraming salamat po. Kaya, tuwain ko lang si Mama. Oh, sige, sige. Oh, Judith, iyayin mo ito sa lamesa. Tuwain ko lang si Mama. Ah. Ma! Ma! Judith, bakit ka pumapayag na tinatrato ka nila ng ganyan?
Hindi naman lame sa amin kung ano ang ginagawa nila sa'yo. Hindi ka dapat pumapayag. Wala ka bang pamilya? Ganito, iha. Kami ng asawa ko, lilipat na kami sa Surigao del Sur. Doon na kami permanenteng maninirahan. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Aling Daisy! Aling Daisy! Aling Daisy! Asan po si An-An? Kailangan ko kasi siyang makausap eh. Mabuti naman siya. Sige ha, kasi may gagawin pa ako eh. Aling Daisy! Pwede po pa akong pumunta sa bahay niyo? Kailangan ko ho kasi talaga siya makausap. Importante lang ho. Aling Daisy? Bakit po? Judith, kasi hindi ko kasi alam na sinasaktan pala ng biyenan ko yung kapatid mo. Ho? Kaya naisipan ko na ibigay na lang siya doon sa may-ari ng kantin sa amin. Mabuti naman yung mag-asawa. Mabait, mayaman. Kaya mabibigyan ng magandang kinabukasan yung kapatid mo. Pwede ho ba samahan niyo ako sa kanila? Kailangan ko kasi talaga makausap yung kapatid ko. Sige na ho. Hindi naman pwedeng ura-urada ang pagpunta mo doon. Siyempre, baka mabigla sila sa pagbisita mo. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko naman sila eh. Aling Daisy, kailangan ko kasi talaga eh. Wala na ako kasi ako bukas. Bakit? Saan ka pupunta? Kailangan ko talaga kasi makausap yung kapatid ko. Sige na ho. Samahan niyo na ho ako sa kanila. Pasensya na talaga, Judith, ha? Sadya ako sa'yo, Fatima, dahil bukas, magbe-birthday ang inaanak mo. Eh, syempre, inaanak mo naman yon. Pag merong magbe-birthday na ganyan, may handaan. Eh, pag may handaan, syempre, magluluto ako. Hindi ko naman kaya mag-isa. Eh, kailangan ko talaga ng katulong. Baka naman pwedeng ipahiram mo sa'kin si Judy para matulungan ako. Kumusta ka na? Anong okay ba sa'yo? Wala namang problema dun. Talaga? Oh, sige. Nako, maraming salamat, Fatima. Ang bait-bait mo talaga. Halika nga dito. Sama ka kay Debbie, ha? Magpapakabait ka doon. Sige. Sige, aalis na kami. Sige, tara na. Kapatid ko po si An-An. Di po ba pwede sa isang araw na tayo umalis? Naku, Judith, hindi na natin pwede ipagpaliban to. Halika na, tara na. Tara. City Cebu. At doon sa hinatuan, Surigao del Sur ako nakapagsimula ulit kasama ni Natya Debbie. Bait-bait naman ni Bobong. Gusto ko lang naman makilala ng gusto. Ano na ho si Bobong? Mahirap na ho magtiwala sa mga lalaki ngayon. Aba, eh, hindi naman pwede anak ganyan. Tatanda ka dahil wala kang tiwala sa tao. Ayoko yan. Judith. Ayos na ito. Kamala na yan, pare. Salamat, ah. Ako pa. Ah, magandang gabi po.
magandang gabi rin sa'yo. Sige, maiwan mo muna namin kayo, ha? Tiyo, salamat to. Judith, gusto kita. Bigyan mo naman sana ako ng pagkakataon. Pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. At kung hindi mo kayang tanggapin yun, layuan mo na lang ako. Ikaw na sunod, di ba? Judith? Kasi Judith. Judith! Judith! Judith, sandali lang! Sandali, yan ba ang problema mo? Ha? May nanakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba ng dati mong nobyo? Taas-taas naman kasi ng pader na hinaharang mo sa ating dalawa eh. Bigyan mo naman ako ng konting pagkakataon. Bumalik ka na sa inuman niyo. Mabuti't nakita ko na lasinggero ka pala. Teka, ano lasinggero? Hindi ako lasinggero, Judith. Nagkakatuwa lang kami ng barkada ko. Yan naman ang sinasabi ng lahat ng mga lasenggo eh. Kahit sa puntong sinisira na nila ang buhay nila. Ang pamilya nila. Hindi pa rin nila magawang maamin na lasenggo sila at may problema sila. Hindi nila magawang magbago. Judith. Sino ba nanakit sa'yo? Ha? Pag nalalasing si Papa, palagi niyang pinupupog si Mama. Dahil doon naglaya si Mama. Sumama ako sa kanya kasi mahal ko siya. Umalis kami doon kasi gusto naming takasan yung impyernong buhay doon. Pero yun pala, impyerno din yung babagsakan ko. Pinampun ako sa iba. At doon ko naranasan yung naranasan ng mama ko sa papa ko. Paulit-ulit akong binubog ng isang lasing ko. At lalaki, tulad ng papa mo o sino mang nanakit sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo akong uminom ng alak, walang problema sa akin. Sabihin mo lang, ititigil ko yan. Kahit ano. Judith, mahal kita. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Mahihirapan ka lang sa akin. Dahil hindi madali sa akin ang magtiwala. Ang pumasok sa isang relasyon. Kaya ang mas mabuti pa, ibaling mo na lang sa ibang atensyon mo. Judith.
okay lang sa akin na mahirapan. Ikaw, Judith, ang gusto ko. Pinatunayan nga ni Bobong na iba siya. Mula nung araw na yun, wala na siyang ininom kahit isang patak ng alak. Nirespeto niya ako. Inalagaan, kaya hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Family tree, isusulit po namin yung mama at papa niyo po at mga kapatid ninyo, pati na ang mama at papa ng mama at papa ninyo, pati na kay papa. Pagkatapos, ikakwento po namin sa school. Sige na po, Mama. Please. Mama, asa na po ang mama at papa nyo? Pati na rin po ang mga kapatid nyo. Alam mo, Bobong, kanina, bawat tanong ni Charmaine, bawat pagsulat niya sa pangalan ng pamilya ko, ang sakit. Ang sakit-sakit. Halos dalawang dekada na kaming hindi nakikita. Bakit hindi mo hanapin yung mga kapatid mong pinaampon? O kaya, umuwi ka sa inyo sa Negros Occidental. Lina, may sarili-sarili naman na kaming buhay. Kilala kita. Mahal na mahal mo sila at gustong-gusto mo sila makita. Pero paano? Paano kung sisihin nila ako sa pagpapaampun kay Anan? Alam ko, sigurado ako sisisihin nila ako. Dahil walang araw na. Na hindi ko sinisi yung sarili ko. Walang araw na. Nakakaalam ko kung nasan yung pamilya na kumabukob sa kanya. Judith, sa tingin ko, ito na yung panahon para patawarin mo yung sarili mo. At ito na rin yung panahon para harapin mo na yung nakaraan. Doon ka lang magiging tahimik. Sinunod ko ang payo ni Bobong. Nagbaka sakali ako at sinulatan ko si Manong Tony sa dati niyang tirahan. Laking tuwa ko
Nang pagkalipas ng lagpas 2 linggo, sumagot siya at tinais na makipagkita sa Cebu. Nandiyan ho ba si Manong Tony? Judith? 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 Gina! Marcelo! Nandito na ang Manong Judith niyo! Judith! Judith! Manang? Pinapunta ko sila rito. Malamang lang. Luluwas siya. Manang! Doon ko pa kayo inahanap. Pinunta kita. Kina Aling Fatima. Kaya lang wala ka na. Sila Gina at Marcelo ang unang nakita. Paano ka namin sisihin sa pamimigay kay Anan? Bata ka pa nun. At napakahirap nung pinagdaanan mo, Manang. Nung panahong yun, yun lang yung pwede mong gawin para protektahan si Anan. Pero gusto ko siyang mahanap. Gusto kong malaman kung anong naging buhay niya. Gagawin natin yun. Manang, nahanap ka din ni Kuya Salvina sa Negros Occidental. Magpakita ka sa kanila. Kay Papa. Buhay pa siya. Nagsisi na siya sa ginawa niya. Hindi. Kung nandun siya, ayaw kong umuwi. Hindi ko siya kayang harapin. Ayaw ko siyang makita. Judith, nung umulis tayo nun sa atin, tumigil na siya sa pag-iinom ng alak. Araw-araw, inisa-isa niya ang bahay nila Manong at Manang para humingi ng tawad. Araw-araw siyang pinagtabuyan, lalo na ni Manong Salvino. Pero nagtsaga siya. Sa loob halos ng 10 taon, pinatawad na rin siya nila Manong. Pati na rin kami, pinatawad na rin namin siya. Judith, ilang taon nang nakalipas. Dapat ikaw rin. Paano, Manong? Paano ko gagawin yun? Kung siya ang dahilan kung bakit pinagdaanan ko lahat ng pinagdaanan ko. Kung siyang dahilan ng pag-iwan sa atin ni Mama. Nung pumimigay ko kay Anan. Manong sinira yung pamilya natin. Paano ko mapapatawad yun? Hindi ako nagawang pilitin ng mga kapatid ko. Pero masaya ako nang makita ko sila. Nagpatuloy ang aming pagsusulatan. Sapat na yon, akala ko. Hindi ka ba uwi sa inyo? Sa Pasko, magre-reunion yung iba mong kapatid sa Negros Occidental. Hindi na. Judith, bakit ba parang natatakot ka pa rin harapin siya? Hindi ako takot, Bobong. Galit ako. Hanggang ngayon, galit ako. At hindi ko alam kung ano magagawa ko sa kanya kapag nakita kami ulit. Baka saktan ko lang siya.
Kaysa naman dali mo yung habang buhay ang galit mo. Judith, di ba gusto mo sila makita ulit? Yung iba mo pang kapatid? Gusto mo sila makasama ulit? Hindi pa ba sapat yung sinira at kinuha sa'yo ng ama mo? Kaya mo bang masira yun dahil sa kanya? Judith. Patawad, Judith. Patawad sa lahat. Anak. Anak. Salamat. Pinakita mo kung paano magpatawad. Mahal na mahal kita. Salamat.
Salamat. Kahit ano palang sakit ang ating maranasan, maaari itong magamot ng panahon at pagmamahal. Sa ngayon, nananatiling maayos ang samahan naming pamilya. Si Papa, na pinahina na ng katandaan, ay nasa poder na ng kapatid naming si Miding. Ang tanging dalangin na lang naming lahat ay ang mahanap at makitang muli ang aming inang si Isidra at mga kapatid na sina Josie at Anna. Hanggang dito na lang, Judith. Ang pagkakamali ay di na matatapatan ng isa pang pagkakamali. Dapat itong tapatan ng kabutihan, ng tama. At sa kaso ni Judith, ang malaking pagkakamali ng kanilang ama ay tinumbasan nila ng pagpapatawad. Hindi man naging madali, pero tunay sila nitong pinalaya. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.